Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga itong panibagong lineup ng Aurora Gaming para nga yan dito sa MPL Season 14. Bukod nga rito kapatid, alam nyo ba na hindi pa nga nag-uumpisa itong MPL, abay binalagbag na nga kagad ng Aurora ang koponen ng Blacklist International. MP Da King binuhat agad ang Blacklist. May pag-asa nga ba na makapagkampiyon ang panibagong lineup ng Blacklist ngayon na inireveal nito nga ni Renny J? Bukod nga rito kapatid, Omega Impress tinapos na nga itong 24 na championship ng Indo dito nga sa Women's MLBB. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga ang panibagong koponan na Aurora Gaming. Ito lang naman ay matapos nga silang mag-reveal ng kanilang lineup para sa MPL Season 14. Na kung saan kapatid, tulad nga ng ating inaasahan o ang rumor na ang main 5 nga ng Aurora ay walang iba kundi eto nga sila Demon Kite, Renny J, Edward, Domeng at eto nga si Yue. Samantalang ang magiging 6th man nga ng Aurora ay itong ang 7things. Ang malaking katanungan ay kung maglalaro ba itong B-Wise? Well, sa kumakalat na mga information nga dito sa ML community ay hindi nga maglalaro itong B-Wise. Sa madaling salita kapatid, literal na palamuti lamang itong B-Wise dito nga yan sa Aurora Gaming na kung saan, oo, kasama sila sa nag-hype dito nga sa roster reveal nitong koponan ng Aurora. Kahit nga sa mismong event ng kanilang roster reveal ay kasama nga itong B-Wise kapatid. Pero sa official na pagpapakilala nga ng MPLPH FB page ay wala nga tayong B-Wise sa nakitang pangalan nakasama nga dito sa lineup. Sa madaling salita, ang B-Wise nga kapatid ay magiging influencer lamang nitong koponan ng Aurora Gaming. Malay natin sa mga susunod pang season, 'di ba? At magbalik na nga itong BY sa ngayon ay sobrang labo pa nga niyan. Although effective na rin dito sa MPLPH itong tinatawag nating open transfer na kagaya nga nung nangyari dito sa Indo na kung saan anytime nga ay pwede silang humugot ng mga players na ilalaban nga nila dito sa MPL na kagaya nga nung nangyari dito kila Lemon at Fursik na kung saan biglaan na lamang silang hinugot nitong koponen ng RRQ Hoshi. Parang ganyan ang posibleng mangyari sa B-Wise kung magkataon kapatid na maging pangit nga ang kanilang performance at kung papasok nga ang mga ito dito sa playoffs. Pero napakalabo niyan. Siyempre play safe na nga itong B-Wise na kung saan baka sila pa nga ang masisi kung sakaling tuluyang malaglag itong koponen ng Aurora Gaming. Sa tingin ko kapatid, sa susunod na season talaga yung pinaka magiging high chance na maglalaro nga itong B-Wise at depende pa rin yan kung maganda naman ang ipapakita nitong main 5 ng Aurora. Abay sobrang labo na rin talaga makabalik ng B-Wise dito nga sa kanilang paglalaro. Dahil nga naman kapatid, bakit mo sisirain ang lineup, diba, para ipilit lamang palaruin itong B-Wise gayong maganda naman ang ipinapakita nitong Aurora Gaming na may main 5 na si Renny J, Domeng, Yue, Edward at eto nga ni Demon Kite. Sa katunayan pa nga nito kapatid, hindi pa nag-uumpisa itong MPL Season 14. Abay binalagbag na nga kaagad nitong Aurora Gaming ang dati na lang koponen na Blacklist International. Sa isang post kasi nito nga ni Renny J kapatid, sinasabi nga nito na ang main 5 ng Blacklist International ay walang iba kundi eto nga si Delar, MP Da King,
outplayed, Haji at eto ngang si Perks na kung saan dito ay binipina nga kagad na Lorena J ang dati nilang kuponan na Blacklist International dahil hindi nga nanalo ang mga ito. At makikita nga natin kapatid sa lineup na yan, wala nga itong si Oheb na kung saan mukhang si Oheb nga kapatid ay dapat mapupunta dito sa Aurora Gaming dahil alam nyo ba na may larawan nga itong Aurora na Group P at kasama nga itong si Oheb dito nga sa kanilang Group P. Pero nakatago nga itong si Oheb kapatid na kung saan baka nagtangka rin itong si Oheb na mapabilang nga dito sa Aurora. Pero baka nagkaroon nga ng problema kapatid kaya naman hindi nga natuloy ang bagay na yan. Kaya naman sa main 5 nga nitong Blacklist International ay wala nga tayong Oheb na nakita. Baka ang nangyari din, yung main 5 nga ng Blacklist ay nagbabatak na at umaasa nga itong si Oheb na malilipat siya ng ibang kuponan. Dahil ang main 5 ng Blacklist ay itong sila Dilar, MP The King, Outplayed, Haji at itong ang si Perks na ayon mismo dito nga kay Ren J. Bukod nga dyan kapatid, kapansin-pansin din dito sa screenshots na isinare nga ni Ren J kapatid na binuhat nga nitong ni MP The King kaagad ang kuponan ng Blacklist International na kung saan parang si MP The King lang yung may pinakamagandang laruan sa kanila nung naglaban nga sila ng Blacklist International. Tila yan na nga kapatid ang magiging hudyat na kung saan baka magsunod-sunod na nga ang ipapakita ni MP The King na siya na lamang ang magbubuhat sa Blacklist International sa susunod na season. Aasahan din natin ang bagay na yan kapatid, lalo na't nung nakaraang MSC 2024 nga ay sobrang solid at ang ganda ng ipinakita nitong nila MP The King. Kahit nga wala silang coach, abay dinurog nila itong kuponan nila Kyrie na Onyx Indonesia sa pinakamalaking upset dito nga sa kasaysayan ng MLBB. Hindi umobra itong sila Kyrie, dahilan kung bakit maagang ang nagpaalam itong sila Kyrie dito nga yan sa MSC 2024. At ang punot dulo nga nun ay tinalo nga sila nila MP The King at ngayon nagbabalik na nga itong sa MP The King dito sa Pinas para buhatin nga ang Blacklist International na ginagawa niya na nga ngayon nung naglaban nga sila ng Aurora Gaming. Sobrang nakaka-excite din talaga ng MPL Season 14 dahil marami nga tayong aabangan na mga bakbakan kapatid. Hindi kagaya noong mga nakalipas na season, halos sinihintay na lamang natin ang laban ng AP Bren, Echo, RSGPH, Omega at Blacklist International, pati nga ang Onyx PH. Pero yung mga natirang mga kuponan na kagaya ng TNC, Minana ay bibihira na lang mapanood dito nga sa MPL. Kumbaga ngayong paparating na season, halos lahat nga ng kuponan ay atin talagang aabangan. Sa pagpapatuloy nga kapatid, ngayon din ay tinuldukan na nga ng Omega Empress ang pamamayagpag nga ng Indo sa mga kampyonato dito nga sa Women's Division ng mga international tournament ng MLBB na kung saan mayroon lang naman na 24 championship itong Indo at win streak nga yan kapatid na may tuturing dahil sunod-sunod nga ang kanilang pagkapanalo at pagiging kampyon. Lahat nga ng sumubok dito sa Indo na matuldukan ang kanilang kampyonato ay hindi umubra sa mga nakalipas na season. Pero ngayon kasi kapatid ay tinapos na nga ng Omega Impress ito ngang pamamayagpag ng Indo at nakuha na rin natin finally ang ating kampyonato dito nga yan sa Women's Division na kung saan sobrang solid nga ng kanilang ipinakita. Yung tipong kala mo mga lalaki nga na naglalaro dito sa MPLPH yung galawan ng Omega Impress at nang dahil dyan ay sunip lang nila at winalis lang nila itong kuponan ng Indonesia dito nga yan sa tournament
segment na ito na kagaya ng sinalihan ng AP Bren at Echo. At malamang sa malamang nga niyan kapatid, yan pa lang ang pag-uumpisa ng pagiging kampiyon natin dito nga sa Women's Division. Asahan natin na yan na nga ang simula at magsusunod-sunod na nga yan na kagaya noong nangyari nga itong M2 simula nung nagkampiyon itong Bren Esports sa M2, naging sunod-sunod na nga ang ating kampiyonato hanggang ngayon. At marami na rin ang magkaka-interes na mga babae na maging pro player someday na magtulad nga sila dito sa Omega Empress. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.